Muli sa ating channel, magandang hapon. Ito, wala tayong biyahe ngayon sa jeep. Pahinga muna tayo, gagawa tayo ngayon ng electric fan. Yan. Sunblue Despan Mini. Maliit lang siya. Maliit lang siya na Despan. Tatak niya ay Astro. Dinala lang siya ng mayari na hindi na raw maandar, uminto. Ngayon, plug-in natin kagad para malaman natin. Yan. Plug-in na siya, tapos pindutin natin yung 1. Check natin yung likod niya dito. Wala man lang siya ang ugong o vibrate. Check natin yung 2. Pindutin natin 2. Yan, meron siyang vibrate pero napakahina na lang. Ay, mga ganitong electric pan na ano, Despan na mini, maliit lang ang motor nito. Ang pinaka-stator niya. Kaya ganyan na lang kung umugong, mahina. Yung siyempre, alasin natin itong pinaka front frame niya. Yan. Meron pa tayong gagawin doon. Yan. Unahin muna natin to. Hanggat wala tayong biyahe, dito muna tayo. Bukas na tayo babiyahe kasi masamang panahon. Nakalas na. Check natin itong kanyang ano niya. Medyo matigas at parang nag-i-stack up na yung ano niya, shafting niya. Guys. Plug in natin ulit. Saka natin, yan oh. Pandar na. 1. May na. Yan oh. Check na, kailangan mo pa siyang ano. Yun to lang ang meron. Naglulus siya sa ano niya, switch niya, guys. Ayan oh. I-re-repair din natin to, itong switch nya. Problema rin yan, naglulus yung ano nyan, walang contact yung pinaka ano nya, tanso nya dyan sa loob. Okay, siyempre ito, dito muna tayo focus, kalasin natin kanyang unlock. Dami ng buhok. Tapos kinalawang na talaga yan. Talawang na siya. Siyempre, kakalasin natin to. Ayan. Yung mga screw niya, 4. Pati itong kanyang insulation knob. Gaya na ito, yung pinaka cover ng stator niya, metal, bakal, yan. Pag ganitong ano nyo, kasi karamihan alloy, aluminum o zinc, karamihan ganon. Pag ganitong electric fan nyo, ang ano, cover ng stator, mabilis uminit ito. Kaya yun lang is mabilis matuyo.
Pag natuyo yung langis, ang masisira kagad ay yung kanyang shafting. Ito. Yan. Pati yung bushing. Paaris yan. Pag nagpalit ka ng bushing, kung tumano, palitan mo na rin ito. Depende rin naman kung sira na talaga ito. Dalawaan yan, dalawa. Every 2 weeks, kung talagang ano, para tumagal yung gamit nyo, i-maintain nyo siya ng ano, i-maintenance nyo siya, laging siya lalangis na every 2 weeks. Lalangisan nyo siya. Okay, para hindi mag-stack up. Tsaka sayang, masisiray mo to. Pag nag-stack up to, at napabayaan mong naka-on, tapos nakasaksak, siyempre, naka-plug, tapos naka-on, ang sisirain niya itong pinaka-motor. Dito ka mapapagastos. Ayun guys, ang nipis lang ng motor niyo. Nipis lang. Talinisan muna natin bago natin ituloy. Okay, balikan ko kayo. Lininisan ko lang. Okay, palasin natin yung kanyang pin guide. Ito guys, yung pin kanyang pin guide. Ayan. Pinaka-stopper ng LC or O-pan. Pasin natin yan. Kasi baka magpalitan yan ng bushing tsaka shafting. Ngayon pag magpapalit ka ng bushing tsaka shafting, matik na magtatanggalin mo to swing arm niya dito sa gearbox. Guys, ha? Para hindi masira yung ating gearbox. Playa natin ito ng langis kasi nga may kalawang na. Tsaka natin ito lilihahin. Ibubunutin natin ito eh. Hindi natin ito mabubunot yung bushing niya, hindi natin mabubunot yung bushing niya sa shafting. Gawa nga ng aharang itong kalawang. Sabi ko sa shafting niya ay pwede pa. Yan. Pwede pa siya. Ang gagawin natin ay ang palitan natin yung kanyang bushing. Yan. Kasi meron lalo na yung likod dahil nahirapan akong bunutin. Matigas. Palitan natin. 10 piso lang naman isa niyan. Okay. Magpapalit tayo ng bushing sa likod, kailangan natin kalasin yung kanyang gearbox. Kalasin na natin guys, gamit lang tayo ng kutsilyo, di kaya flat screw. Ngayon o, wala na ako. Bushing niya. Kumbaga sa kape, yung kapeng nabasa. Ayan. Bigas na. Pre, palitan natin. Ayan o. Ayan yung foam niya. Tuyong-tuyo na o. Kaya nasira to. Buti na lang hindi nadami yung shafting. Malapit na yung madama yung shafting. Ayan, tuyong-tuyo na o. Palitan na rin natin tong front. Tuyo, diba? Yung tuyo na yung pong niya. Ayan, palitan na rin natin ito. Yung shafting niya ay okay pa. Ha? Pwede nyo itong punasan ng basahan na mayroong kerosene, di kaya diesel. Kasi tumigas lang naman yung langis niyan dyan. Ha?
kahit hindi nyo muna, kahit hindi nyo nalihain ng pino. Sa akin, tinunasan ko muna siya ng diesel. Basahan na may diesel. Para matanggal yung mga langis na tumigas. Okay na, nalinis na natin. Ngayon, balik na natin yung kanya. Pushing. Kaya nakabili na ako ng dalawang bago guys. Swing siya, magsiswing siya ay malambot lang, hindi siya mahirapan. Assemble na po natin. Nilinis ako na yung mga ano niya, parts niya para sinalpak natin. Okay na. Thank you.
Ang test na natin. Tapin. One. Two. Ayan, two. Guys, three. Okay na. Opo. Okay na siya. Ganyan lang kadali mag-repair ng electric fan. Bago nyo pag-uha, kayo muna ang mag-repair o magpa-class. Pag-aralan nyo muna. Ha? Yun po, sana po may natutunan kayo sa aking ginawa ngayon. Bago na kayo sa aking channel, mag-subscribe na at pakihit na rin yung notification bell para pag nag-upload ako ng aking video, ma-notify kayo. Okay, salamat po. Okay na siya. It's my life.